Good evening mga ka-discobres, or good morning na pala dahil madaling araw na. So, nag-aayos na ako ulit nitong mga natitirang gamit ko para ito. So, ito po yung mga bag. Ayan. Ito. Tapos yung mga ibang gamit pa rito. Pati na rin itong aking laptop. Bali, haayusin ko na, ilalagay ko na dito sa bag. Kasi mamayang alas 7, kailangan kong gumising pa ng maaga. Che-check ko pa ng mabuti itong mga gamit dito. Plus, yung mga ito. Mga bedsheet, mga ulan. Kung ano pa yung mga pwedeng ilagay ko pa sa bag or ipa-plastic ko na lang. Ito lang sa ngayon sa past o ngayong umaga dahil kalalabas nga lang namin sa trabaho. So, balik na tayo dyan sa kasalukuyang ginagawa namin ngayon. Okay? Ayan. Good morning na mga ka-discobre. So, pinagtatanggal na namin yung aming mga gamit. Tapos, hihintay na lang namin yung aming service bus para magsundo sa amin. Pero, gayon pa man, kahit na maglilipat kami kagabi, mga 1:30 ng madaling araw, nag-start nang magkaroon ng snowflakes. Kaya, ngayon naman, dito sa may labas, yung mga sasakyan, halos, natakpan ng konting niyebe. Pero hindi naman ganun, parang nag-frost muna. Yeah. Siguro, kung makikita ninyo to sa labas. Napakahirap, no? Kasi lalabas kami mamaya, maglilipat kami, malamig. So, ganyan talaga. Kailangan makipag-cooperate na rin sa company. Ayos muna kami ng mga gamit. Mo? It's sardinas. At saka galonggong. Ayan na mga ka-discobre, so nandito na tayo sa bagong bahay namin. Ang bahay ni Kuya. 600 daw to. Good morning guys and welcome to another day, another vlog. So today guys, nandito na kami sa aming bahay ngayon at kasalukuyan. Kung makikita nyo rito, busy na si Ruby, nagre-report na sa kanyang minamahal. Tapos ito mga ka-discobres, nandito kami ngayon sa aming kitchen area dahil si Papa P nandun na, yan, nagluluto siya. Siya yung pinaka-chef namin dito sa bahay na to. Itong bahay, maliit lang siya, pero dito sa loob, meron siyang ilang kwarto, Ruby? Apat. Apat dito sa taas? Ay, tatlo sa taas, isa sa baba. Ah, ayun. Tatlo dito sa taas, tapos isa sa ibaba. Ayun. So dito, tutur ko na kayo. Ito na yung pinakakabuwang bahay, parang ang late lang niyang tingnan, no? Pero kapag nasa loob ka, okay rin naman siya kasi ayos din naman. So ito yung kwarto ni na Ruby. Tapos yung pangalawang bintana naman dito, yan. Yun yung kwarto namin ni Phil. Tapos yung kwarto ni Celso at saka ni Sean, sa ibaba sila. Yun. Ganda, di ba? Pagpasok mo rito, ang bubungad na sa'yo yung pinaka dining area ng bahay. Yun. Pagkatapos, ang bubungad naman sa'yo rito is yung
Si Maria ang pangalan. Si Maria ang pangalan. Si Ruby ng pag-ibig. Oh. Ayan. So, kitchen area na to. Tapos, dito naman, ayan o, ganda-ganda eh. Gumaganda umaga o, oh. Ayan o. Coffee po tayo. Kahit wala naman. Tapos dito nga, ayun, bali halos kagigising lang nila. Si Belle at saka si Anne, ito naririnig ko na sila. Ayan o, oh. Oh, diba? Oh, diba? Good morning na good morning talaga, diba? So, hindi pa sila yata nakapag-ayos ng gamit. Nakapag-ayos na kayo? Opo, kuya. Pasok ka po. Ah, di ba? Ang ganda na nga nila. Ito yung pinaka-master bedroom nila, oh. Yan, oh. Oh, di ba? Hi. Oh, di ba? Dapat dito kami. Kaso nga lang, pinagpalit namin dahil, yun, mas okay silang dalawa rito. Yan, oh. Meron silang extra bed doon, tapos dito sila talaga magkasama. Tapos merong dalawang closet area. Di ba? Ang ganda. Dito naman, matatanaw sa kanila yung pinaka-backyard. Diyan yung makikita eh. Mamaya lalabas tayo. Okay. Salamat ha. Ayun, may naasigaso sila. Okay. Tapos, ito naman yung aming bed nga. So, yan. So, ito na yung pangalawang bintana na pinakita ko sa inyo sa labas. Ito yung bed ko. Ito naman yung bed ni Phil. Tapos, iisang closet lang yung meron namin. Pinagsama na lang namin yung aming mga gamit. Yon. Tapos, pababa na tayo. Ay, kina-Ruby. Kina-Ann pala. Ay, kina-Ruby. So, eto yung... Oh, wow. Eto, oh. Eto naman yung bed ni Ruby at saka ni Maria. Ayan. So, makikita ninyo. Yan, bababa tayo rito. Eto na yung pinaka... living room area namin kung saan makikita mo tatambay ang lahat. So ayun na nga si Sean. Kanina nakita nyo na sa B-roll. Busy si Sean. Tapos sa kagandahan lang dito, entertainable siya kasi kung dati wala kaming internet at saka wifi sa aming bahay dito, meron ng TV, meron ng bilyaran, meron pang internet. So all in all, okay na. Libre pa yung aming ito, yan. Ito na rin yung aming laundry area. Pagkatapos, meron pang isang bathroom dito. Hindi pala siya bathroom. Parang CR lang siya. Yan, wala siyang shower room. Pagkatapos, ito yung kwarto ni na Sean at saka ni Celso. Yan. So, ito yung kwarto nila. Tulog pa siya eh. Tulog pa. So ito yung kwarto nila, wala lang siyang cabinet or wala siyang closet area. Pero okay na rin. Yun. So balik na tayo sa ating ano sa taas. Yun. Literal na bahay talaga siya. Yun. So ito lang yung pinaka house tour namin dito. Yan. Ay, ako. Rico. So, ito na yung pinaka-backyard area nitong bahay na to. Maliit lang siya. Kung makikita mo, diba? Ayan lang, oh. Ilang square meter lang siya. Pero dito sa likuran, maaliwala siya. Tapos, meron pa siyang... anong tawag dito? Parang whirlpool. Siyempre, di mo naman magagamit tong whirlpool na to ngayon dahil winter nga, no? Baka sa mga susunod na vlog, makikita ninyo kami na magbabarbecue dito. Yan, meron isang barbecue, ano rito. Try nating mag-grill sa susunod na vlog natin. Yung klima ngayon, makulimlim, mahangin, tapos hindi naman ganun kalamigan. Unlike the other day na lumipat kami, -1, tapos talagang nagfo-frost yung time na yon. So ngayon, talagang as in, yun, naka-t-shirt na ako rito sa labas. Pero malamig pa rin. Yun. So tara, doon na tayo sa... Dito na tayo sa loob. Pagdating namin dito, halos hindi na ako nakapag-vlog. Gawa lang yung mga gamit namin, yung aming mga luggage. Halos dito na nakabalandra dito sa may kusina tsaka doon sa may dining area namin. Kasi nga, kailangan naming magmadaling mag-ayos that time dahil kinahapunan meron pa kaming pasok. So yun yung hirap that time na ano namin, na experience namin, tapos malamig pa nga, no? So akala ninyo siguro
kaming tatlo lang ni Phil lang lilipat. So, kasama pa itong mga babae at saka si Sean nga na lumipat dito sa bagong apartment unit na to. Kung mapapansin ninyo mga ka-discovers, bawat kwarto mayroong dalawang bed. Supposed to be, ang ano lang talaga nito, apat na tao lang ang pwedeng tumira rito, which is para komportable. Kaso nga lang, dahil walo kami nga alis dun sa dati naming apartment unit dun sa may Wonderland, ang ginawa ng company at saka nung broker o yung nag-asikaso dito sa bahay, parang pinwersa na lang na maging magkasya yung ano, pinwersa na lang nila na magkasya yung walong tao dito sa isang bahay, and ganun na nga nangyari. Nag-come up sila sa isang kwarto, dalawang bed, dalawang tao yung matutulog dyan, para naman ang mangyayari, yung bayad dito sa bahay is maging cheaper pa. Pero sa opinion ko, opinion ng iba, yung $20 per day, masyadong mabigat sa bulsa namin yun. So, dinaig pa namin yung per day na upa doon sa kabilang bahay o yung kabilang apartment unit kung nasaan yung maraming mga Pilipinong kasama namin nagtatrabaho sa kumpanya. Kaya, that time, ang ginawa namin, halos konting ayos lang, tapos sabay ligo na, kain, pagkatapos diretso na sa trabaho. Kung dati kami yung huling sinusundo sa pagpasok sa trabaho, ngayon naman baliktad. Alas 2:15 ng hapon, kami na yung unang susunduin dito, and then yung mga tao na sa Oxford Apartment Unit yung susunduin na namin. Which is okay lang. So, gagawin namin dito is aagahan na lang maligo, ganun, gigising na maaga para makapagluto, tapos tulong-tulong na lang dito sa bahay sa paglilinis. Yun. Kaya nakakapanibago lang din dahil yung mga ano namin, yung mga basura namin dito, may scheduled yung pagdating ng truck. Tapos, hindi basta-basta sama-sama yung mga basura. As in, sinisegregate yung mga basura namin dito. Unlike doon sa Wonderland, pag nagkaroon ka ng basura, merong kaming dumping area doon. So, doon na lang namin dinadala yung aming mga garbage. Pero dito, medyo susubukan pa namin mag-adjust kung paano yung ano garbage collection dito. Okay. At yun lang muna yung update ko dito mga ka-discovers. At least, yan, shoutout kay Mami Tess. Mami Tess, ayun, tulog pa yung anak ninyo sa ibaba. At mamaya-mayang content. No? Makikita nyo rin yan sa susunod kong video. Ayan, shoutout kay Mami Tess. Maraming salamat sa inyong pagko-comment at saka sa inyong mga prayers. Yan. Nakita nyo na yung bagong bahay namin dito. And at the same time, yung mga kaibigan ko rin dito. No? So yung mga pamilya namin dyan sa Pilipinas, yung mga sina Ruby, sina Ann, sina Belle, sina Maria, si Phil, si Sean. At least makita ninyo yung talagang kalagayan namin dito na masasabi namin, ito yung talagang buhay ng isang OFW dito sa Canada na talagang yung prosigido kaming makahanap ng pathway para kahit paano yung pagpunta namin dito sa Canada is worth it talaga. And ginagawa namin lahat ng aming makakaya para maging successful yung bawat isa rito na magstay. And in return, tulad nga ng nabanggit ko dati na hindi lang ako, pati sila na kung sakali man maging successful kami rito, so kaming mga kamag-anak nyo rito at kayong mga pamilya namin dyan sa Pilipinas, magkaroon ng chance ang makapunta rito, dito tayo manirahan at saka syempre ma-experience nyo yung ano, yung buhay dito sa abroad. So dito ko na muna tatapusin ang video vlog na ito mga ka-discovers dahil mag-aayos na kami at update video lang to dahil nung nakaraniyang video ko is may pasok din kami. So sa ngayon, pasok din na naman. Pasok namin ulit mamaya. Kaya, pasok na naman namin mamayang hapon. Okay. So, bye-bye na. At ayun pala, don't forget to subscribe to the channel. Share nyo lang sa inyo mga kaibigan kung isa kayong OFW. Okay? Until next time from North to South West, my name is Gilbert. Thank you for watching. Like and subscribe.